Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa iba-ibang klaseng aircraft na ginawa ng mga Pilipino para sa layunin na mapakinabangan both for private and military use dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Pilipinas ay nag-develop ng tinatawag na Unmanned Aerial Vehicle o UAV 10 taon na ang nakaraan. At sa project na ito, nagsasama ang Philippine Army at ang OB Mapua, ang partner's firm with Architect Oscar Mapua as a main designer para sa 5 UAV o Unmanned Aerial Vehicle. 5 na UAV models ang kanilang ginawa na may pangalan ng Rica, Rupa, Alexandria at Asunta and Claudia. Puro ito kapangalan ng mga babaeng artista dito sa Pilipinas. Ang unmanned aerial vehicles na ito ay gawa ng mga shield materials gaya ng kahoy, foam, fiberglass at aluminum tubes. Itong UAV na ito ay less costly or napakaliit lang ang gastos. Pero fully functional ito kagaya ng mga foreign UAV or unmanned aerial vehicle. Ang kaibahan lang ay mas mura ito. Ang presyo nito ay 20 times mas mababa pa kaysa imported na UAV. Ang prototype ng Asunta ay may wingspan na 120 inches at 50 inches na length. At ang makina nito ay ginamitan ng 40cc two-stroke gasoline engine at may bigat itong 30 pounds at may maximum speed ito na 148 kilometers per hour. At kaya nitong manatili sa ire ng mahigit 2 oras at ang maximum range nito ay abot hanggang 20 kilometers. At ang gastos or cost ng bawat isa na UAV or unmanned aerial vehicle ay abot hanggang 250 pesos hanggang 1 million kung kumpleto sa avionic system and control station. Ang masakit ay natigil ang karagdagang development nito dahil sa sinasabing corruption ng Armed Forces of the Philippines. Noong mga nakaraang taon, naging headlines din sa local publication kasama ang mga internet blog tungkol sa sinasabing first Filipino-made aircraft. Pero sa katunayan, hindi ito ang pinakaunang aircraft na gawa ng Pinoy. Kasi may nauna dito ang Defiant 300 at ang helicopter ng gawa rin ng Pinoy, ang tinatawag na Hummingbird. Pero kahit na isa pa rin itong karangalan ng Pilipinas na may aircraft na pure gawang Pinoy. At ito yung two-seater light sport aircraft na may tail number na RP is 512. At pwede din itong tawagin na first Filipino made operational aircraft. Dahil tuloy-tuloy ang production nito hanggang ngayon, ito ay gawa ng Pimos Secrets Precision Machining Incorporated or FSMI na nakabase sa Cavite. Ang company na ito ay pure Pinoy na nag-supply din ng mga aircraft components lalo na sa mga parts at flight control mechanism of airplanes sa iba-ibang aerospace company sa buong mundo kagaya ng Boeing at Airbus. At ang kampanya na ito ay nag-supply din ng ganitong aircraft sa customer nila sa Batangas at isa pang customer na taga Florida, USA. At ang halaga ng eroplano na ito ay aabot lang hanggang $100,000 or 4.4 million piso. At ang airplane na ito ay na-test na ito mula Cavite hanggang Pangasinan, back and forth. At sinabi ng kanilang consultant na ang plane na ito ay kadalasan ginagamit sa mga aviation schools para sa flight instruction or recreational purpose at ang plane na ito ay may detachable wings or pwede itong tanggalin ng pakpak para ipasok sa grahe ng kutse. At ang plane na ito ay pwede gagamitan ng fuel na gasoline unleaded. At sinabi rin ni John Ramos, ang FSPMI marketing head, na siya ay umaasa na ang Pilipinas ay maging aerospace manufacturing sa Asia sa sunod na mga 2 or 3 taon. At isa pang invention ng mga Pilipino ay ang Defiant 300 aircraft. Ito ang pinakaunang airplane na gawa ng mga Pilipino. At ito ay magpapatunay sa kakayahan ng mga Pilipino sa paggawa at pagdevelop ng mga military hardware na magbigay ng capabilities ng sa ating bansa laban sa mga threats, internal man o external. Ang Defiant 300 ay isang prototype turbo aircraft na dinidesign for light attack counter-insurgency
close air support at aerial reconnaissance mission in low threat environment. At ito din ay nagbibigay para sa mga piloto para sa kanilang training. At ang Defiant 300 ay ginawa in cooperation of Philippine Aerospace Development Corporation or PADC at Philippine Air Force at ang Philippine Aerospace Science Foundation or FASF noong 1986. At ito ay sadyang dinidesign para mag-operate sa high temperature at humidity condition in extremely rugged terrain condition. Ibig sabihin, suitable ito kahit sa anumang tipo ng weather condition sa Pilipinas. Pero hanggang isa lang na prototype ang nabuo at nakumpleto. At ang Defiant 300 ay nakapag-flight test na naumabot ng mahigit isang oras noong 1987. At ang pinaka-designer nito na si Captain Panfilo Villaruel at kasama din siyang nag-design sa pinakaunang helicopter sa Pilipinas, ang Hummingbird. Ang Defiant 300 fuselage ay gawa ng kahoy at fiberglass. At ang makina nito ay light-coming piston engine at may landing gear ito na BST-34. At ang performance ng Defiant 300 ay kagaya din ng Brazilian fighter plane na Tucano na ngayon ay ginagamit ng Philippine Air Force. At ang project na ito ay nasayang lang dahil isa lang ang natapos at ang isa ay hindi nakumpleto. At noong nagkaroon ng problema sa funding or budget, ang gobyerno ay hindi sumuporta. Kaya inambando na ang project na ito at ang natira ay nakadisplay ngayon sa hangar ng Philippine State College of Aeronautics. Naalala ko noon nung ang Korean Aerospace ay nakaproblema sa pira sa paggawa ng ang FA-50 fighter jet. Ang Korean government ay kumilos kaagad at nagbigay ng pira para matuloy ang project noong early 2000s. Ang Philippine government ay umasa halos lahat ng military hardware sa foreign suppliers. Pero sa totoo lang, ang Pilipino ay kayang gumawa ng sariling military hardware kagaya ng helicopter at iba pang aircraft. At para ma-materialize ang production nito, kailangan ng government support gaya ng nangyari sa pinakaunang helicopter na gawa ng mga Pinoy. Ito yung tinatawag na Hummingbird Helicopter na dinidevelop at dinidesign din ng Philippine Aerospace Development Corporation or PADC. At sila din ang gumawa ng Defiant 300 noong 1980s. At noong nagkaroon ng problema sa budget, natigil ang project na ito. Pero pagdating ng July 1997, si President Fidel Ramos ay ino-authorize niya na magpatuloy ang nasabing project at nag-utos din siya sa kadagdagang budget or sa kadagdagang pira para sa project na ito. So dito, inumpisahan kaagad ng Philippine Aeronautics Development Corporation or PDAC ang natigil na project na ito. Pero nung nag-take over si President Irap Estrada, nagkanda kaagad ng review ang Estrada Administration para sa nasabing project ang Hummingbird Helicopter at kasama ang Defiant 300. At ang resulta ng review, sinabi ng IRAP Administration na ang project na ito ay nagsasayang lang daw ng pira dahil magastos at mahal at matagal pa matapos. Hindi ba alam ng administration ni IRAP noon na ang gagawin ay eroplano at helikopter? Siyempre, matagal matapos yon. Mayroon bang gagawa ng eroplano at helikopter na matapos lang hanggang 3 araw? Ako nga, nung gumawa ako ng kulungan ng baboy, umabot nga hanggang 1 taon. At siyempre mahal at magastos dahil aircraft ang gagawin, hindi naman tricycle. At dito nasasayang ang mga talento ng mga Pilipino, pati ang effort ng ginawa ng Philippine Aerospace Development Corporation. At hanggang ngayon, umasa pa rin tayo sa foreign suppliers na napakamahal. Sana sinuportahan ng government ang mga project na ito 30 years ago. Malayo na sana ang narating ng Pilipinas. Pero bago ako magpaalam, i-shout out ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Prince Vincent Frigola, ni Kuya J, ni Julmar Galpo, ni Tune Cuito, at ni Edbark ng Riyadh, at ni Arnold Channel ng Kuwait. Hanggang sa susunod, maraming salamat.